Ngayon, samahan nyo kami, pupuntahan natin ang pambansang bulkan ng Pilipinas. Wow! Ang ganda! Puro cornering! Ay! Good evening guys, time check today. Tonight is 7:20 PM. Bukas babiyahe kami na napakaaga. Nang 3 o'clock kami babiyahe. So ito yung mga gamit ko, papakita ko lang sa inyo. Ito yung dalawang helmet. Nag-iisipan ko kung alin sa dalawang helmet. Dalawang helmet na ito ang pipiliin ko. Kasi ito, may chin mount na siya. Pero ito, half face. Pati yung biyahe kasi natin, 14 hours, almost 15 I think. Tapos, bala ko, ito na lang, half face na lang ako. Tapos gaganto na lang ako, neck mount. Para at least sa half face, ano naman ako, medyo comfortable. Tapos may pangtuhod naman tayo at yung jacket natin na padded. Diba? Kayo ba, pa naglo-long drive kayo, ano ba mas prefer nyo? Actually, mas prefer ko talaga half face, which is comfortable. But for safety, ito talagang full face. Eh, sobrang haba kasi like nung nagla-union kami, medyo nanakit yung tenga ko kasi nga full face to. Medyo masakit na siya rito nung katagalan. Kaya itatry ko lang tong half face bukas. So, yan yung gear natin bukas. Nag-ayos lang ng gamit. Matutulog tayo. Gising tayo ng 2 o'clock para makapag-prep. And 3 o'clock, alisa tayo. See you guys tomorrow. Alright, good morning guys. It's 2:21 in the morning. And unang pupuntahan muna natin Camarines Sur. Kaya ang sinasabi sa travel time is 7 hours, 43 minutes. Ito yung pinakapupuntahan natin. So, dadaan muna tayo dito sa may bandang Palaguna instead of going sa Antipolo. Kasi 20 minutes na mas maaga siya. Ayun yung magiging daan natin pa Osmeña. Ayun, Santa Rosa, Cabuya, Calamba. Yan, so abangan nyo na lang. Ayun yung dadaanan natin. First time namin pupunta ng ganito kalayo. Maski ako, ito yung pinakamalayo mapupuntahan ko. So 2:22. So naka ano na lang pala ako, half face helmet. Hindi ko na ito naluwi suotin yung padded jacket ko. Kasi sobrang init mamaya, tapos nabibigatan din ako. Magmamarahan lang naman ako sa takbo para safe tayo. Bago pala kami umalis, shoutout dito kay pareng. Shoutout sa iyo, GJ Motovlog. Pa-shoutout daw. Shoutout sa iyo man, ride safe palagi. Hindi ko alam bakit basa itong gloves ko. Basa yung gloves ko mulang kagabi. Nasa gitna naman siya ng compartment. Bakit kaya? So pag maglo-long ride din pala kayo, kasi may binibili akong komine, yung peke lang. Nagkapaltos yung kamay ko nung nagla-union kami. So bumili ito, ito original to, from Moto World, regalo sa akin ng girlfriend ko. So gamitin nyo na lang minsan pag maglo-long ride kayo yung original, parang comfortable na malambot talaga. Pagkala naman yung peke, basta malambot lang din. Kasi makakatulog talaga sa biyaheng malalayo. Binutasan ko na lang talaga to, para may pang touch ako ng screen ko. Minsan kasi hindi gumagana yung ito, yung tip niya. Ayan, alis na kami guys. Ito, alis na kami. So, sa puntong ito, hindi ko na pala sinuot yung aking padded jacket at aking knee guard kasi nga marahan lang naman aking magiging takbo at iniiwasan ko masyadong mabugbog yung katawan natin sa ganito kahabang oras na biyahe. At gusto ko mas ma-press ko ang aking sasotin dahil alam ko magiging mainit ang ating pagbiyahe. Ganda guys, eh. Hindi ko alam kung anong lugar na yung nasa kabila. Hindi ako maka-overtake kasi blind spot tayo, eh. Diba? Ayan, may kasalubong. Ayan. Ang ganda dito guys, daanan nyo rin to, ah. Sila na nai yung mukha nila puro alikabok kasi hindi sila nagbabalak laba, kaya suggest ka sa inyo guys kung may pambili kayo, 20 pesos lang naman to, 25 pesos lang isang balak laba, tsaka madali siya laban kasi yung helmet natin, di ba, yung helmet natin na madumi rin, di ba, ay ito yung reels, so ayan, ingat kayo dito guys. Yan isa pa lang yan. Welcome to Gumaca, Quezon. Gumaca, Quezon. Ang ganda guys, oh.
kita nyo. Sorry ah. Umikot lang ako. Para picture lang. Hey! Nasa lilim siya. Kasi pwede naman dito sa may semento. Nakape lang kami. Ano nai? Nawala yung internet ko eh. Nawala yung wala. Tama lang naman eh. Meron pa ako. Diretso lang. Oh, diretso lang daw. Kasi pag ganun daw yung may pag ganun. Kasi bayan, pito ang punta niyo. Bunobun nga. Dami sticker oh. Kilala ko lang dito si Rides with Daniela. Sino pa ba? Pwede naman po kung kalaman. Saglit lang at wala akong. Yun lang ata kilala ko dito. Pwede ako. Try natin suka sa pansaya. Sekarang. So, ito guys. Ayan, alis sila. Tapos na kami magkape tsaka pansit eh. Susunod lang ako sa kanila. Tagal ko kasi mag-ayos eh. Nais ko kasi yung camera. Kinakabit ko ulit sa leg ko. So, pag ganitong maaraw, nagdo-double visor na ako. Tapos pinunasan ko rin yung lens ko. Napaka-putik. Maputik kasi yung mga sasakyan natin sa harapan ko kanina. Siyempre tumaas sa akin dito mga talsik eh. Kaya lagi ako may basaan dito sa maliit na compartment ko. Eh no, may basaan ako palagi dyan. Mampuna sa side mirror pag malabo, madumi minsan, tsaka sa visor natin. Wow! Ang ganda! Puro cornering. Ay, aso! Bubusinaan nyo yung ganyan guys. Delikado yan eh. Pawarin yung aso. Dog lover din ako eh. Ito na at nakarating na nga kami sa hotel. Pero mag-aalas 6 na rin ng oras na ito. So umalis kami ng 2:30. At ngayon lang kami nakarating. Pero syempre marami kasi kaming break na ginawa. Punto na kami sa hotel. 1.8 yung babayaran namin. Good for 3 na yun. Ayan siya. Ano pangalan? Ayan, Manel's Hotel. Tapos ayun yung mayon. Ayan siya. Ay, wait lang. Bisita. Asa pa yung kasama ko? Ayun. Ito po yung room nyo pa. Ah, dito? Ito ba? Ay, ito to. Thank you. Ito yung room guys. 1-8. Yan, malapit na siya sa mayon. Pagod. Good for 3. Huwag kayo pupunta ng walang tulog. Make sure nakatulog kayo 7 hours. Papahinga lang muna kami tapos kakain kami ng dinner. And guys, kakatapos ko lang maligo. Nagbabibrate pa rin yung katawan ko. So ito, may shower tapos may heater. So, sobrang sulit na rin dito. 20 minutes kaka- assembly gasping. Dito? Simula dito? So, yun. Bukas... Ay, mamaya. Kakain na lang kami. Tapos bukas, punta namin yung mga itinerary na malapit dito. So, sige na lang bukas. Mag-charge lang muna ako. Alright, good morning guys. Nandito na kami sa... Ito. Ayan, no. Kita niya yan. Check out na kami. Yan, sa nanay. Pupuntahan namin yung unang itinerary ngayon. Time check today is 8 o'clock. Mag 8 o'clock na umaga kaya medyo matirik na yung araw. Pupuntahan natin yung farm first. Yung Kinyatan Farm, abangan nyo kami ito. Yung mayon, no? Kitang kita rito. Nagchinelas na lang kami kasi sobrang lapit lang, 5 minutes lang naman. Pero syempre naka-helmet pa rin kami.
Ayan, nakalagay oh, Quintanan Hills. Yan. So hindi pa kami kumakain kasi ang gagawin namin, along the way na lang kami kakain. Kasi sa totoo lang, mas masarap kumain dito sa mga karinderya, alam niyo, sa mga lutong bahay, kesa kakain tayo rin sa mga restaurant na nakakain naman natin sa Manila. Ayan o, Quintanan Hills, I love Tinago, Kamalig, tuloy po. So napag-charge na kami ng power bank, napag-charge na kami ng cellphone, ng katawan, ready to back-back na ulit. Actually bukas, sinet ko yung biyahe namin, 11 hours lang simula dito papuntang Manila. Kasi madaling araw nga. Ang problema lang namin yung sa daang bituka, since madilim at sana wag lang umulan. Okay lang madilim, wag lang talaga ulan kasi madulas, katulad kahapon ng ulan. At tatlong tanggal kami ng kapote. Wow, ito na tayo guys oh. Huwag nakita nyo itong mga tarpaulin na to, itong mga flag na yan. Morning, sir. Oh, ang ganda oh. Wala siyang sea of clouds kaya magandang puntahan ngayon. Ito pala yung ano nila. Ito pala yung bayad nila oh. Uy, tabingi. Huwag dito. Patayo dapat. Day tour 7 a.m. to 6 p.m. Overnight camp 6 p.m. to 7 a.m. Entrance fee 30 pesos pag adult, senior citizen. Overnight camp is 100. Parking fees 10 pesos lang pag nakamotor. May horseback riding sila 100. Ayan o. I-picture na si tatay eh, next ako. Ayan guys, so may mga ibang tao na rin na nandito. Pero konti lang, kasi weekdays naman eh. Asahan nyo pag weekends kayo pupunta rito, mas maraming tao ah. Kami kasi yung tipong, ako kasi yung tipong tao rin na yung gusto namin yung early bird catches the early worm, yung pag mas maaga kayo, pag weekdays, yung talagang walang tao kasi mas maano nyo yung nature, yung picture nyo, mas sulit yung mga makukuha nyo mga litrato, diba? Tsaka mas may engine yung lugar kasi nga, hindi ganun karaming tao. Kaya ito yung napansin nyo, puro weekdays yung gala namin. Tsaka pag pumupunta talaga kami, hindi ganun katao. Picture-picture lang kami rito tapos kakain kami. Tapos next namin yung Kamalig ba? Kamalig ba yung susunod natin yung pupuntahan? Kagsawa. Hindi, joke lang. Kagsawa pala. Kagsawa. Kaya na tayo yung may church na ruins. Tingnan natin mamaya. Yun na lang. Dito tayo kumain. Ayun, Kagsawa's original ice cream. Jemina. Dito na lang kami. Kain lang naman. Pag dinaretso na to yung ano no, yung ruins. Kagsawa ruins pag dinaretso dyan. Sige po. Thank you. Doon ba yung may mga nag-ATV sa Kagsawa? Magkano yung ganon? Meron pong 300 lang. 300, ilang oras yun? Kasi minutes po, hindi mo kami nagbabasa sa oras. Isang tao lang yun o? Opo. Ito magpas po sa oras, walang additional payment po yun. Ah, sige. Thank you. Hanggang martin nyo po yung destination. Thank you po. Ah, sige. Kain muna kami. Ano natin sa ano yun o? Maisko nyo. Lababo lang sa mga iskin nyo. Ay, ba to? In-order ko, banana shake. Kalawin kayo natin yung 65 pesos. Tapos, tapsilog. Ako, bagnet. Ako. Ito ba yun? Yung tapsilog nila rito. 115. Yung ba yun? 2 minutes away na lang to. So, dito na kami kakain. Dito ba yung ano? Nagsawa ruin, sir? Ayan lang, sir. Walking distance. Walking distance? Park na lang, okay. Park daw dito. Kaya mag-ATV. Okay na po, nakapag-ATV na po. Actually, sila nanay yung nakapag-ATV, hindi ako. Pero hindi ko na kasi gusto mag-ATV, magdamag na ako, nagmumotor. So, susunod na lang, pagkasama ko yung girlfriend ko. Silly ice cream. Uy, sana. Bundok pa. Isa niyan, di wala yan.
Ato, kikita dati, wala tayong ganyan. Picture lang ako dito. Init. Tis init. Pag pumunta kayo dito guys, agahan nyo lang din para di mainit. So guys, ang init ng upuan ko. Aalis na kami. Punta na kami Daraga Church, 8 minutes lang. 3.4 km from here. Thank you sir. Thank you po. Aalis na kami. Init sa puwet. So, punta tayong Daraga Church. After namin sa Daraga Church, mag-aanap kami ng hotel malapit sa may SM. Tapos, maliligo muna kami. Babagsak muna namin yung gamit. Tapos, mag-SM na kami. Ito, yung pataas. Ayan, Daraga Church, guys. Sheesh, ang ganda ng view rin dito. Kaya sa may lilim. Haha, ganda. Yung aso lumapit sa akin, no? Mapapalambing siya eh. Biglang tumungtong sa akin. Ay, huwag mo kalikan. Hindi natin alam kasi may rabies eh. Sa'yo naman daw, tay. Hingi ng pagkaya. Magaling, magaling. Oh, tay, tira mo, sa likod mo. Hingga na may ano. Kapalamig muna kami. So guys, alis na kami. 11 minutes. Ayan, nandito siya. Dito yung red doors. Nandito kasi SM sa kabila eh. Ayan yung pupuntahan namin. Papahinga muna kami sa red doors. Tapos, recharge lang, kakain sa SM. May magandang view din kasi pag nasa SM ka. Ha? No exit pala dito, sa kabila ta. Okay, ikot. Dito ang exit. Kasi nakalagay doon na exit, tapos may nagtuturo din na exit this way. Iikot ka pala dito. May simbahan, no? So, sana magpicture na magpicture kasi napakainit. Yan si kuya, nagpipicture ah. Picture niya yung maganda niya motor. Ride safe, kuya. Ayan, exit this way. Same exit din, same entrance. Iikot ka lang. So, punta muna tayo sa red doors para mag-recharge. Charge ko rin yung ibang battery ng GoPro. Sa Hero 10 talaga, ang bilis sa lumobo ng battery niya. Tatlo na ala yung battery ko kasi apat yung battery kaso yung isang lumobo. Pero matagal naman na yun bago lumobo ng ganun. Tiko na sila nanay, sa likod ko sila. So yan guys, 1 minute away from our destination, 330 meters, andun na tayo. At magpapark na kami. So wala kami nakitang hotel. Ayan si kuya, samahan daw niya kami, hanapan kami. Mura lang yung binibigay, mura lang kasi nahanap talaga namin. Ito nga, 3 star hotel, ayan o, apartel. So yan kay kuya? Mabait talaga yung mga tao dito, sabi sa inyo. Nalala ko rin nung pumunta kami ng Dumaguete dati, pero hindi pa ako nagmumotor doon. Nung babait din ang mga tao doon, maski mga jeepney driver. Sa amin kasi sa Manila, pag magtatanong kami sa nasungit eh. Kaya siguro sobrang pagod, sobrang init sa Manila. Kaya sa natin si kuya. Ito, tanong natin magkano ito. Magkano per night dito, Nay? Salamat ha. Ano? Thank you, kuya. Pag dalawa lang, 1,500 additional 460. Ah, okay. 1,900 total, tatlong tao. 1,500 pag dalawa. Thank you, kuya. Thank you, kuya. Na-install po ka namin. Ah, may swimming pool pala dito, kaya mas mahal. Tingnan natin swimming pool nila. Ayan, si nanay binibigyan si kuya kanina 100. Ayaw tanggapin. Ganon kabait mga tao dito. Maganda lang din dito, may parking tayo.
May lilim pa yung parking natin. Hindi masakit sa puwet. Tanggal lang kaming gamit. So guys, tara. Lakad tayo. Parang skwelahan, no? Uy, ito yung kamo. Kasi nga nagpa-add kami na isang room. Walang TV? Wala yung mga naka-cellphone naman tayo. Ito yung CR nila, guys. Oh, may heater. Parang event hall. Parang school hall niya eh. Ito yung pool nila. Mamayang hapon, pwede rin. Init pa ngayon. So yun guys, sa left side yung SM eh. Based dito sa mapa. Ayun, SM City Legazpi. Actually nakita ko nga sa ano yun eh. Nakita ko rin sa Facebook or TikTok. Yung nasa mall tapos naka-drone shot siya eh. Wala naman akong drone eh. Panay ka pera na tayo. Ang dami ko na rin pinagbibiliin kung ano-ano eh. Umorder ako ng mga accessories dito kay PCX. Tapos yung mga pang change oil din namin. Ang ginagamit ko pala guys, motel ah. Pag nag-change oil, hindi on the oil. Exit only. So guys, ito yung parking nila rito. Isang floor lang ata parking nila, meron pa ba sa taas? Ito, dito, pilera. Ito ba mga sangge? Hindi yan. Ito mga sangge? Dito. Hindi, maluwag, maluwag naman yan para tamaan. Maluwag naman yan. Hindi naman tayo sobrang mung araw eh. Hindi naman siguro tatamaan ito, no guys. Gilid lang naman eh. Dapat naman ang daanan eh. So guys, nakorap pala yung memory card ko. So ito yung picture namin sa loob nung SM Legazpi. Ayan yung view pag kumain kayo sa may food court. Hindi ko na rin napakita sa inyo yung video na kumain kami nung malagkit na puto. Puto rice. Kasi nga nakorap. So guys, paalis na kami ng SM. Sad news, di na kami makakapunta rin sa itinerary na pupuntahan namin. Sa bukas, medyo maaga rin kami aalis. Tapos sa... ay, saan yung exit nila? Exit! Ito po. Thank you. So ito, babalik na kami ng hotel. Guys, gusto ko sana mag-thank you sa lahat ng mga viewers natin. Mga nagka-subscribe at nag-like ng mga videos. Sobrang po na-appreciate yun. Asahan nyo na hindi masasayang yung pag-subscribe nyo dahil lahat ng video itatry ko i-improve at mag-share ako ng mag-share ng mga locations na magandang puntahan. Share ko lang pala guys, bukas sa uwi na rin kami sa Manila, di ba? From here to there, 11 hours yung nasa Google Maps namin. Doon ulit ang daan namin sa Lucena. So tinatiming namin na gabi na kami makakarating ng bandang Laguna para at least hindi na ma-traffic hanggang Manila kasi maabutan namin yung rush hour eh. Sa mga nagbabalak pumunta sa Mayon guys, sobrang safe naman dito. Hindi naman sobrang safe, I mean safe naman dito. Kasi may mga iba pa tayo lugar na napagdaanan na sobrang lala ng kalsada. Hindi siya in-expect ko kasi I expected for the worst na eh. You know? Actually, I expect more worse nung based on the comments sa mga Facebook na mag-ingat nga rin sa daan. Pero overall guys, sobrang ganda rin pumunta rito. Okay din yung kalsada. At maganda yung mga view na madadaanan nyo pag pumunta kayo rito. At yung mga tao, very hospitable, ang mabait nila. So lahat satisfied kami, more than sa in-expect namin. Kaya talagang babalikan mo rito. So guys, thank you for watching. Sana nakatulong tong video na to. See you guys on my next vlog.